Samantalang kinasuhan nga si Sanderford aka Marlo Arizala sa paglabag sa batas ng Violation Against Woman na isinampa ng kanyang ex-girlfriend kamakailan. Narito ang mga video na kasama niya ang manager niya at si Sanderford na nasa kulungan. Diba? Pero kung anong dapat mong ngayon, danasin muna ngayon dahil hindi pa natin mabibigay yung piyansa dahil bukas pa ang ano, wala. May pera kami ngayon, Chief, sir? Sir Canlas? May pera po kasi kami ngayon, pero hindi po pwede, diba? Opo, hindi po pwede. Bukas. Bukas sa RTC, tapos meron tayong requirements. Alas 12, kasi wala nang pipirma ngayon. Hindi, sa half day ang RTC. Bukas pwede ba siyang pasamahan? Gagawin mo namin. Pwede dito? Ba siyang pasamahan dito? Hindi. Kahit assistant na lang or ano. Paano ba ito sa... Hindi pwede. Hindi naman po yung mga ano rito. Kasi postuli na po namin yan. Pananagutan po namin yan kung may mangyari po dyan. Hindi, saka ano, we trust ano naman sila, sir. Gabang pangan po kayo, sir. Kanlas po kami sa Lubao. Mapangan po ang kanilang ano? De sana ito. Diyos ko, 22,000 live viewers. 22,000. Asa yung cellphone mo? Yung cellphone mo nasa? Sa kanila, sir. Oh, hindi po pwede yun. Sa pwede, ito. Kayo na ba pwede i-turnover itong ano yan? Kami yung management. Sa amin na lang po. Management naman po kami, sir. Nakita yun naman yan, di ba? Opo, opo, sir. Board, yung ano mo, ha? Opo, sa mga kayo, sir. David na lang po sa mga. Kaya alam mo naman kung sino to, ha? Opo. Opo. Alam mo, Ford, sa cellphone mo kasi ang babait na ito. Oo. Ito, sinabi ko nga kayo, sir. Cellphone ni Sander Ford. Sino ba? Pinangwat ako muna siya, eh. Tapos sabi ko, sige, pangalan mo sa ano mo. Kung matatawagan yung pamilya mo. Hindi kasi mga kaputay pamilya na malayo. Anong gusto mo? Nagugutom ka? Anong gusto mo? Tubig? Nagugutom ka? Ano? Bibilang ka muna namin. Kape? Kailangan mo na lang yan. Kailangan na, kumot lang po. Tapos yung personal necessity niya, yung... Important. Alam mo, sana sinabi mo agad eh. Masabiyahin na kami nun eh. Alam mo, binatay mo. Baka bumili lang tayo, pero mabibigay lang natin. Meron pa naman divisory ha. Baka ano yung ano po ba yung mga Sorry sa aking ex-girlfriend. And then okay naman po ako, hindi na naman, wala naman po kayo nakikita naman lumalabas sa akin ng mga issue kasi tumigil na po ako, nasa bahay na lang po ako. And then ayun nga po, hindi na din ako nakakapag sa management namin kasi hindi, ganito Sander, wala kang kasalanan pa na napapatunayan, okay? This is just a part of the process. Okay. Hindi yan napatunayan, hindi yan kasalanan. Hindi ka nakulong dahil guilty ka. Opo. So may karapatan ka pang patunayan sa korte kung nagkasala ka talaga o hindi. Opo. Okay? Pero sa 42,000 na nanonood, kung mapatunayan na totoo kang nagkasala, wala na kaming magagawa. Wala na. Ito na yon. Wala na. Kasi batas na to eh. Batas na. Okay, so
kayo po, guys, sa mga nanonood po, magpapasko na po. Ito po, Sanderford is paying the consequences, paying the, ano, pinagbabayaran niya na ang kasalanan niya, kung may kasalanan man siya, pero bigyan po natin siya ng chance na kung madepensahan niya yung sarili niya. Nagtanggal lang ako naman. Huwag okay. Niyong hoax ganun si Sandler. Sa totoo lang, guys, sinabi ko po sa inyo na ako tatanungin ha, kanina, ayoko na talaga eh. Hindi ka nangyayari. Ayoko nang tulungan to. Sa totoo lang ha, ito, sabihin ko sa iyo, ayaw na kitang tulungan. Kami ni Vince, ayaw na. Pero si Petit, nagsabi, tulungan natin, boss. Kumonsulta kami kay... Kailangan mo naman si Jojo. Kumonsulta kami kay Jojo. Kay Petit. Tutulong kami. As in plan, wala na kami, wala naman kami, ano eh, choice eh. Pero sana, pagkatapos nito, matutunan mo na lahat. Promise, alam mo, kami, kung kami masama, ha, dito ko kung magpapasko. Kung nabayaran yun, anong proseso? Makukulong pa siya ulit? Hindi, may temporary siya, di ba po? Ano naman po yan yung... Papiyansa, pansamantalang kalayaan habang naghihiring. Gano'ng katagal? Pero pag inakyat ulit yun, uuli na naman siya. Ano po kasi, depende po sa bilang na gagamitin niya po. Kunyari, kung security, kung yung passman, pag nabinayaran niya ng buo yun, hindi na siya maaano kung patapos na yung ganun na lang. So, so guys, anong masasabi nyo? Gusto nyo po ba siyang makulong habang buhay? Or patawarin ang kanyang ginawa noon sa kanyang ex-girlfriend? Abangan natin ang mga iba pang mangyayari kay Sanderford sa susunod na chika. Thank you so much. Para